Sana naman ano effective yung mic. Okay, so yun. Guys, madaling araw na naman at hindi pa na naman tayo natutulog ulit. Code 1116 again and welcome back to my channel again. And ayun, nag-shoot tayo ng madaling araw kasi nakatulog na naman ako ng buong araw. So ngayon, naisipan ko from my last video na kailangan ko talaga magkaroon ng audio sa mga motovlogs ko. Yung cheapest way is to use a smartphone earphones. Wala pa naman akong earphones na ano na may isusugal dun sa ganong project, but I have found one. Ito yung libre dun sa PlayStation. Yung Sony chat or voice chat earphones. Yan. So ito yung isang kailangan natin. Then next is yung actual helmet natin na magkakabitan. So medyo tinanggal ko na siya, pinipair ko na siya, and dun ko siya ilalagay sa sulok na yun. Ito kasing spider na to, meron siyang provision for intercom. So, imbis na intercom ilalagay ko, ito muna ang earphones ang ikakabit. Then, electrical tape para ano siya, madaling tanggalin just in case na kailangan natin palitan na siya in the future. Scissors. And some Christmas outfit or Christmas costume. Ang kailangan ko lang dito, ito. So, di na siya ginagamit eh. Nakatambak na lang siya. First of all, let's cut this. Kaya napili ko to kasi it resembles a dead cat as you can see. So, dyan rin siya ipapasok yung mic. Then, itong earphones, I'll still keep the earpiece just in case na kailangan ko siyang gamitin in the future. So, first of all, ang gawin natin, ito, tsaka ito, pagkabit natin. Pag makikita niyo itong mic na to, meron siyang butas. Yan. Meron siyang butas doon. Okay. Yung butas na yun yung mic niya. Then, we will cover it using this. Kaya natin siyang ibulat-lat. Yan. So, nabuka ko na siya. Then, mas maganda sana kung i-glue mo in place eh. Pero, hindi na natin i-glue in place. Lagyan na lang natin siya ng konting tape. So, we will be taping the fluff both ends para secure siya dun sa ano sa mic. Yan. So yan. So far natuwa naman ako sa ginawa ko. So ngayon, ipi-place natin sa loob ng mic, ay sa loob ng helmet. So tanggalin muna natin yung cheek pad. So guys, ang gawin natin ay, ayan, doon natin siya isisingit sa part na yun. So kuha ulit tayo ng electrical tape. Kuro mga ikli lang, ganyan lang. Ito lang kaikli. Para doon pang tape natin doon sa kable sa loob. Guys, hindi ko siya masingit dito. So, tatry ko na lang siya ilagay sa part na to. Yan, dito. Dito natin siya ilalagay sa may bandang harap. Yan. Then, let's take our electrical tape. Guys, tip lang. Huwag na huwag kayo magka-cut out dun sa foam or dun sa ito, sa styrofoam ng helmet. Kasi, itong styrofoam na to ay minolde siya para dun sa yung outmost safety. Kapag nagkaroon ka ng any modifications doon, pwede mabawasan yung integrity ng ano, styrofoam. At in case na magkaroon kayo ng impact, eh baka totally mabasag yung foam at hindi maprotektahan yung ulo nyo. So, pwede kayo mag-cut out ng mga konting ano, itong foam lining, okay lang yun. Pero sa styrofoam, wag. Sa outer shell lalo, wag. Okay? Yan, okay? Pwede natin ibalik na yung cheek pads. Balito na ang kuya niya. Guys, hindi ko siya mabalik. Patay na. Patay na. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Okay.
Ayun, nice one. Okay, so ito na yung kable natin. Ayan. Ayan. Diba? Ayos. So, in case magkaroon na tayo ng GoPro or action cam, walang tayo ng adapter para sa mga para sa microphone at pwede natin ikabit ito. Pero for the meantime, sa phone muna natin siya ikakabit. Ayan na. Ayan yung mic natin, oh. Nakikita niya ba yung white? So, yun guys, oh. Ilagay ko na siya sa ano, sa may ilalim ng cheek pad foam. So, nasasando siya sa foam tsaka sa styrofoam and meron pa tayo nilagay na flock. Sana yung ganun method eh ano siya, effective sa pag-reduce ng wind noise tsaka any background noise. Okay guys, so tapos na yung setup natin at mukha namang positive yung ano, yung ating initial test. Paglabas ng araw, subukan natin siya riding the motorcycle. Let's see kung ano yung actual na sound na mapuproduce niya doon sa boses ko, pati kung masasagapan niyo yung ingay ng hangin na umaano sa helmet, pati yung ingay ng motorsiklo. Okay, okay guys, mamaya, let's see. Okay guys, so good morning. Kakagising lang natin. Lumusal na tayo and i-drone test natin itong mic na ginawa natin para malaman natin kung gano'ng kaingay yung motor tsaka yung hangin sa helmet. Okay, so guys, ito na, rumit ang road test natin, early morning, bulabog tayo sa mga kapitbahay. Layo muna tayo dito sa mga sabi, no, sa mga bahay-bahay. Yan, ah. Pwedeng lumayo-layo muna sa mga bahay-bahay kasi sa gabal yung bulabog tayo sa mga ano, eh, sa mga kapitbahay natin, yung mga natutulog pa yung mga bata. So guys, ano ba? Sana naman okay yung audio natin. Di ko syempre marinig yung audio natin eh. Sana okay naman. Ngayon, setup ko pala. Kita nyo naman, nakalabas yung kable ng microphone ko papunta dito sa cellphone kasi di pa naman tayo nakakabili ng, ano, eh, ng action camera. Sana someday makakabili tayo ng action camera para ano, mas ma-portable yung ano natin, camera natin kasi sa cellphone natin. Kasi mahirap sa cellphone gamit eh. Malaki tsaka yung kanyang ano, mount eh hindi ganun ka solid kaya medyo may vibration pa. Mas maganda talaga kapag ano, meron kang ano, action camera naka-mount sa chest mo o kaya sa helmet mo para bawas yung vibration. Ayan. Pag ano kasi, yun ang disadvantage ng smartphone eh. Masyadong malaki eh. Kailangan namang isalpak mo yan sa ano mo, sa helmet mo. Ang awkward tingnan. Yeah, nandun naman yung ano, advantage ng mga GoPro, yan, SJ cam, maliit. Yun, pero yun, ang disadvantage naman ng mga action cam na yan, yung indoor quality ng or indoor video shooting yan, eh, hindi ganun kaganda compared sa mga smartphone natin. So yun, kapag studio, pag studio tayo, studio recording, smartphone syempre. Pero kapag dito sa labas, ano tayo, action cam. Ayan guys. Titingnan tayo. Di ko alam kung ano po, teka, ang ingay naman ito, o nagaganda sila sa motor. Ayan na yung road test natin. Balik na ulit tayo sa garahe. Vlog. Ah, vlog.